LeBron James, mga idol, markadro nga netong team ng Golden State Warriors. Sinabi kasi ng kanilang owner na si Joel Lacob or Lacob na siyang nga daw ay determinado na itong si Steph Curry ay mahabol nga itong si LeBron James pagdating sa mga championship. Sabi niya nga itong si Curry ngayon ay meron ng tatlo, si LeBron ay may apat, isa na nga lang daw. Ang gusto nga mangyari ng owner ng Warriors ay at least matay nga daw ni Stephen Curry si LeBron James pagdating sa mga championship. At ayan nga mga idol, siguro ang isa sa mga motibasyon na itong owner ng Warriors na itong si Stephen Curry ay mapantayan itong si LeBron sa championship or malampasan pa nga. Kaya nga dito mga idol, si LBJ ay markado sa team ng Warriors, hahabulin nga daw siya pagdating sa championships. At para nga sa ating susunod na balita mga idol, eto nga si Anthony Edwards ay may mensahe kay LaMelo Ball. Sinabi niya hindi nga daw siya nagkaalala na hindi niya napanalo yung Rookie of the Year Award. Masaya nga daw siya kay LaMelo na nakuha niya yon. Ang focus niya nga daw at mas gusto niyang mapanalunan ay ang MVP Award. At para nga sa akin, sa tingin ko itong si Anthony Edwards ay may potential. Meron niya siyang mga tools para nga mapanalunan ng MVP Award sa NBA. At siguradong panahon na lang ang bibilangin para nga itong si Edwards ay mapasali na sa mga MVP candidate sa NBA. Pero bago yan, kinakailangan muna ng Minnesota na i-improve ang kanilang team, pumasok sa playoffs at maging isa sa mga malalakas nga na team or maging top teams dito sa Western Conference. Dahil hindi lang basta nga mga idol, statistics ang tinitingnan sa MVP Award, pati na nga rin yung performance ng inyong team. At tanong ko naman sa inyo mga idol, sa tingin nyo, sino ang mauuna na manalo ng MVP Award sa kanilang karir? Ito bang si Anthony Edwards or si LaMelo Ball? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At para nga sa ating panghuling balita na, Alex Caruso nakatanggap ng papuri sa kanyang teammate ngayon na si DeMar DeRozan. Sabi niya nga na si Caruso daw ay isa sa mga matataas or high IQ players na kanyang nakalaro or naging teammate. At kapag nga daw meron ka nga daw ganong kakampi, ay mas pinapadali nila ang basketball para sa'yo offensively at defensively. At ayan nga mga idol, ang isa sa mga patunay na yung effect or yung impact ni Caruso sa isang team ay hindi lang dapat ibase sa mga statistics niya. Dahil itong IQ mga idol or yung talino niya sa basketball court ay hindi naman nare-record bilang statistic, nararamdaman niya ito ng kanyang mga kakampi. Kaya nga't ito mga idol, siguradong masayang masaya ang Chicago Bulls na nanakahunga nila itong si Alex Caruso from the Los Angeles Lakers. At sigurado ngayon, itong Lakers naman ay nagsisisi na pinakawalan nga nila itong si Alex Caruso sa kanilang team. At ayan nga mga idol, ay base sa mga komento ng mga Lakers fans. Sana nga daw ay hindi na lang pinakawalan itong si Caruso ng Lakers team at kinip nga nila dahil nga sa kanyang impact sa basketball court. Ayan nga mga idol ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!